What's up, brothers? Welcome back to my channel. My name is West B, and you're watching West TV. For today's episode, guys, tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng sarili nating kandila or yung scented candle. Yung mga uso ngayon na luxurious or luxury soy candles. Marami rin kasi akong nakikita mga post sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram ng mga soy candles, mga luxurious candles, and sobrang nagkaroon ako ng interest kasi since nasa perfume making industry din naman ako, and yung mga kandilang to is hindi lang basta kandila na sinisindihan kapag brown out, kundi meron din siya mga calming benefits, di ba? Sa mga spa, di ba, may mga candles doon para maging relaxing yung ambience niya. Sa mga romantic dates, syempre gumagamit din tayo ng kandila. O kaya naman sa bahay natin or sa room natin, kung medyo gusto natin relaxing yung ambience, gumagamit din tayo ng mga ganyang klaseng candles. And ang tawag nga nila dito is yung luxury candle. Kasi may mga ganyang binibenta rin mga luxury scented candles, yung mga favorite nating brand ng mga pabango, di ba? Kagaya ng Jo Malone, ng Bath and Body Works, ganyan. So, nagbibenta rin sila nito, and talagang may mga bumibili at may mga mahihilig din talaga sa mga ganitong klaseng candles. And isa rin sa mga reasons kung bakit gusto ko rin gumawa ng sariling kandila is because malapit na rin yung Undas. Kasi October na ngayon and next month Undas na. So naisip ko rin na gumawa ng sariling kandila para hindi na kami bibili. Kasi medyo pricey din yung mga ganitong klaseng candles. May mga mura din naman. Depende kung anong klaseng ingredients yung mga ginamit. And yung mga unscented na candles yon mas mura siya. And yung mga gawa sa paraffin wax. Pero itong mga luxury candles na to, medyo pricey. Kasi nga, mamahalin din yung mga ingredients na gagamitin. And at the same time, meron siyang scent. So talagang mas pricey siya compared sa mga ordinary candles. And yung mga candles na gagawin ko, pwede ko rin siyang gamitin sa kwarto ko, pag gusto ko mag-relax, sa bahay, di ba? Pwede ko rin siyang ipangregalo sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, pwede ko rin siyang ibenta o gawing negosyo. So, kayo kung gusto nyo rin matuto na gumawa ng sarili nyong kandila, panoorin nyo yung video na to hanggang sa dulo. At kung bago ka sa channel na to at napadpad ka sa video na to dahil gusto mong matutong gumawa ng sarili mong kandila, huwag mo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, West TV, and don't forget to click that notification bell para maging updated ka every time na nag-upload ako ng mga bagong video tutorials like this. So ayan, saan ba nagsimula yung kandila? Kasi mostly, ngayong mga panahong to, nagiging hobby siya ng mga kababaihan, di ba? Ng mga negosyante, online sellers. Pero alam nyo ba, noong 1,000 years ago, or especially noong medieval times, yung chandelry or yung candle making is a masculine skill. So ibig sabihin, mga lalaki yung gumagawa ng mga kandila noon. Kasi sobrang importante yung kandila noon sa mga villages, sa kingdoms. Kasi syempre hindi pa naman uso yung electricity noon, di ba? Pero sa panahon ngayon, yung mga kandila daw hindi na siya masyadong kailangan dahil syempre meron na tayong electricity, may mga iba't ibang klaseng ilaw na tayo. Marami pa rin nagkakaroon ng interest sa kandila, especially yung mga taong mahilig mag-meditate, mahilig mag-relax, di ba? And hindi lang basta for relaxation siya, kasi parang nagiging sweet din yung ambience, nagiging sobrang calming yung ambience kapag meron kang kandila, especially kung scented siya. And yung scent niya is talagang sobrang relaxing, kagaya ng lavender, maraming pwedeng maging scent yung ating candle. At ituturo ko yan sa inyo ngayon. So ano-ano nga ba yung mga materials and yung mga tools na kakailanganin natin sa paggawa ng scented candle? Yung ating mga kakailanganin sa paggawa ng scented candle. And of course, yung ating main ingredient, itong soy wax flakes. Flakes na yung ginamit natin para hindi na siya mahirap tunawin. Fragrance oil from West B Perfumery. Ayan, vanilla yung napili ko yung scent. And then, ito yung ating mga tin aluminum cans. 80 grams daw to, sabi ng supplier. Siyempre, meron din tayong nylon wick. Ayan. And then, meron din akong bamboo wick stick. Ayan, para siya dito. Ayan, ito naman para to dito. Ayan, ito yung isang ano natin, isang klase ng container ng candle, diba? Tapos, syempre, so ito yung candle sustainer. Ayan. And meron din tayong stainless na stirrer. Actually, chopstick to. Pero pwede na rin to dahil pangahalo lang naman natin. So pwede rin kayong gumamit ng chopstick na wood. So okay lang din yun.
So ayan, kagaya na nakita nyo kanina sa video, kakailanganin natin ng soy wax flakes. Pero meron pang ibang mga wax na ginagamit sa paggawa ng candle. Isa lang to sa mga options natin dahil meron pang mga other wax kagaya ng paraffin wax. Ayun yung most common. Meron din tayong beeswax. And ayan, papakita ko sa screen kung ano-ano yung mga kaibahan niya. So yung next naman na kakailanganin natin is yung mga wicks. Yan, meron tayong nylon wick, meron din tayong bamboo wick na meron na rin siyang sustainer. Ayan, ito naman yung sustainer para naman dito sa nylon wick. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya gagawin. Next, syempre kailangan natin ng fragrance oil. So itong fragrance oil na to ay galing sa West B Perfumery. Ang napili kong scent ay vanilla. Syempre kailangan natin ng double-sided tape tsaka gunting. Next is, kanina nakita nyo stainless yung steering rod natin, pero ngayon glass na. Kasi iniisip ko baka makuryente ako kapag stainless yung ginamit ko. Kasi ang gagawin kong tunawan ng wax is yung electric, sinasaksak siya. Tapos syempre yung mga containers. Ayan, meron tayong dalawang klase ng containers dito. Meron akong itong mga glass amber na jars. Meron din siyang takip, pero hindi pa ako nakabili ng takip. Tapos ito, ito yung pinakang favorite ko kasi ang ganda niya. Ayan, yung mga tin cans. Ito ay 80 grams. 80 grams. Mukha lang siyang maliit pero ayan, 80 grams siya. At sobrang ganda nito. Ang klase niyang tignan. Maganda rin naman tong mga glass jars na to. Kasi sobrang nakakasosyal din siya, diba? Pero pwede rin naman kayong gumamit ng mga lumang baso na, or yung mga lumang jars ng mga palaman like yung peanut butter, di ba meron din siyang takip. So kasi tinatakpan din talaga siya. And ipa-flash ko na lang din sa screen yung mga ideal container jars na pwede pa nating gamitin or pwede pa nating gawing container ng candle. Pero syempre kung pantinda siya, kung pang business nyo siya, kailangan bago kasi dapat presentable siya, di ba? So dapat bago yung mga gagamitin nating container jars, mga glass jars na ganyan. O yung mga tin cans, di ba? Para naman presentable siya, social siyang tignan kasi nga luxury soy candle nga siya, di ba? Ibig sabihin mamahalin siya, so kailangan talagang maganda yung presentation, maganda yung packaging bago yung mga ginamit na jars. Siguro nagre-range yung mga ganito 30 to 60 pesos, depende sa itsura, depende sa ganda ng jar. Pero I suggest kung maramihan yung gagawin nyo, dumirekta na kayo dun sa mismong nagmamanufacture o sa pabrika ng mga ganitong klaseng jars. Kasi mas mapapamura kayo dun, pero kailangan syempre maramihan. And kung hindi naman, kung panggamit nyo lang, kung pangbigay nyo lang sa mga kaibigan nyo, pang gift lang, pwede na kayong bumili sa mga online shops. So yun nga, mga 30 to 60 pesos, depende sa laki, depende sa siguro sa design. So syempre kailangan natin ng melting pot, pero wala akong melting pot, medyo mahal siya. Actually nagre-range siya sa mga 500 pataas, depende sa laki. Merong mga 250 ml, 300 ml, 1 liter. Iba-iba yung presyo niya, pero ang ginawa ko na lang is ito na lang yung binili ko. Ito yung disaksak, tapos stainless naman siya. Dito ko natutunawin yung wax. Kaya ako natakot na gamitin yung stainless na steering rod kasi baka makuryente ako kasi stainless siya. Tapos stainless din yung gagamitin kong steering rod. So baka makuryente ako. So I decided to use ito, itong glass na lang. Kasi yung ibang candle making na nakikita ko, gumagamit sila ng double boiler, tapos meron silang melting pot na merong long handle. So ayun, pero wala akong ganun. And kailangan ko rin dumiskarte. Ito lang yung meron ako. So ito lang yung gagamitin ko. And lastly, syempre kailangan natin ng mga old newspaper or magazine para pangsapin doon sa working area natin. Kasi kapag tumulo yung wax, medyo messy siya. Madali lang naman siyang linisin, pero syempre kapag tumigas na yun, medyo hassle na, di ba? So kailangan natin ng sapin. So ayan, simulan na natin yung paggawa ng luxury scented soy candle. So una muna natin gagawin ay sukatin ang soy wax. Timbangin natin siya. So yung kasya lang dito. Itiyo muna natin. And tapos nagyan natin siya nito. So ayan, 81 grams, pero okay lang. Kasi dapat 80 grams lang, pero okay lang naman. Kasi tutunawin pa natin to dito sa ating pot. Sana pwede siya. Lagay ko na muna siya dito sa ating melting pot. Pwede muna natin itong ating jar
Tapos, ayan, lalagyan natin siya nitong wick with this sustainer. Ayan. Ganyan yung mangyayari. Ibubuhol nyo sa doon sa may ilalim. Ipakita ko sa inyo. Ayan, ibubuhol nyo yan. Tapos, igigit na natin siya doon dito sa ating jar using this double-sided tape para hindi siya gumalaw-galaw. Did? Tapos tutuklapin lang natin itong sa ibabaw, tapos didikit na natin siya doon. So ayan, sa gitna na siya. Hindi gumalaw-galaw yung tali, nakagitna lang siya. Pwede natin siyang itali sa ball pen. Diba? Ganyan. So ngayon tutunawin naman natin itong soy wax flakes. Sasaksa ko na siya. Sana hindi ako ma-oriente. Saksak na. So, hintayin natin siyang uminit. At habang tinutunaw siya niyan, pwede natin haluin ito. Ayan, ito na. Tutunaw na siya. Tapos, pag totally melted na siya, lalagyan natin siya ng fragrance oil. So, careful ah, kasi pag uminit na to, at natunaw na ng tulo yan, ang soy wax, pwede na natin siyang tanggalin sa saksak. So ito na yung ating fragrance oil. Lalagay tayo ng mga 8 ml. Tapos hahaluin na uli natin siya. And then, pwede na natin siyang isalin sa ating container. So, careful kasi mainit yung ating pinagtunawan. So, ayan, salin na natin. Pwede rin yung ito. Pero, idikit din natin para hindi magalaw. Okay. So, ayan, nakadikit na siya. Hilahin din natin to. Ito lang muna yung ginawa ko para safe lang kasi for tutorial purposes lang naman siya. Kasi pag masyadong madami, baka magkamali ako. So trial lang muna siya. Kaya, ayan. Kasi first time ko talagang gumawa. Nanonood lang din ako ng mga perfume making tutorials dito sa YouTube and nagbabasa-basa lang din ako sa Google. So sana tama yung pagkakagawa ko and sana maging successful siya. So papatuyin natin siya siguro mga 24 hours bago siya tumigas. And ipapakita ko sa inyo yung finished product. So itatabi ko muna siya. Ako siya ng plastic guys para hindi siya malagyan ng mga kung ano-ano ng dumi na lumilipad sa hangin. Like for example dito, baka may mga alikabok dyan at mga strand ng hair, di ba? Hindi natin alam. So tinakpan ko siya para malinis siya. Kapag natuyo, walang ibang objects na nandun sa loob ng kandila natin. So ayan na sila, finally tuyo na sila. And gumawa pa ako ng isa at nilagyan ko na rin ng label. Ayan, ang ganda, di ba? Tapos itong isang to, ang wick niya ay yung bamboo wick kasi pwede rin naman pala siya dahil mahaba rin naman. And ito na yung isa. Puputulan pa natin yung mga yan. Ayan, puputulan natin kasi masyadong mahaba. At ito naman yung merong nylon wick. Ayan. And then pwede na natin siyang i-box. Tapos pwede natin siyang iregalo, ibenta o kaya naman gamitin natin, di ba? And guys, i-heat gun pa pala natin to para kuminis yung ibabaw niya. Kasi medyo hindi siya perfect. So kailangan i-heat gun natin para kuminis yung ibabaw. Ayun na nga guys, tapos na yung ating mga kandilang ginawa. And after
actually overnight lang kasi medyo OA yung 24 hours. Overnight lang medyo matigas na yung kandila and solid na siya. So ito na yung mga finished products. Actually nakagawa ako ng tatlong ganito tapos dalawang ganito. Yung isa ginagamit na namin sa ibaba. And itong takip na to, kinuha ko to dun sa takip ng Pringles para lang hindi siya alikabukan. So ayan, ito yung itsura niya. And nalagyan ko na rin siya ng label. Ayan. Yung sticker label na to, makakabili kayo ng ganitong brown na sticker label sa Shopee. Doon ko lang din siya binili. So ayan. Diba? Siyempre puputulan niya to. Pero ito putol na. Ayan. Tapos ito naman yung isa. Yung nasa tin can. Sobrang ganda rin. Ginawa ko rin tong label. Nalagyan ko lang din siya ng label. Ayan. Diba? Tapos pag binuksan niyo siya is ayan. Bamboo yung wick niya. So ayan. 'Di ba ang ganda niya? Sobrang classy niya. And pwede niyo rin talaga siyang ipangregalo. Galing po nakikita niyo. Ayan, Vanilla Love, 'di ba? Ang witty ng name, Vanilla Love. So yun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa video tutorial ko ngayon and sana marami kayo natutunan. And kung nagustuhan nyo at nag-enjoy kayo sa video tutorial na to and kung marami kayo natutunan, don't forget to like this video, share this video, comment down below kung meron kayong mga other suggestions, may mga tanong kayo, ayan. And don't forget to subscribe to my channel right now if you haven't done yet. And don't forget to click that notification bell para maging updated kayo every time na nag-upload ako ng mga bagong video tutorials like this. And kung gusto niyo namang malaman kung saan pwedeng makabili ng mga materials na ginamit ko, ilalagay ko na lang po sa description yung aking Facebook page, yung Westbee Perfumery. And doon pwede kayo makabili sa akin ng mga raw materials, ng mga paggawa ng pabango, sa paggawa ng mga car diffusers, home diffusers, sa paggawa ng alcohol, paggawa nitong soy candle na to. And marami kaming pinupost sa page na yun ng mga information tungkol sa perfumery, sa mga DIYs ko, ayan, sa mga bago kong video, sa mga updates, ganyan. So i-like nyo lang yung page ko, nasa description yung link para i-click nyo lang siya and it will direct you sa mismong page ko. And kapag umabot ng 100 likes at 1,000 views ang video na to, magpapag-giveaway ulit tayo. Kaya nood lang kayo, i-like nyo lang to, mag-subscribe lang kayo, i-like nyo yung mga pages ko, i-follow nyo ako sa mga social media accounts ko and i-announce ko doon kung kailan ako magpapag-giveaway. And syempre, doon ko rin i-announce kung sino yung magiging winners ng mga giveaways ko. So keep on sharing this video para dumami pa tayo, marami pa tayong matulungan, marami pa tayong ma-inspire, diba? So yun lang. Again, my name is Westbee and I'll see you again next time only here on West TV. Bye!